whole chapter of chapter 13 ng Genesis. Sabay-sabay po tayo. Verse 1. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat nilang ari-arian. Kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak mula sa Negev. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Tulad ng halamanan ni Yahweh na mga lupain ng Ehipto. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay sila ni Abraham. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namuhay sila ng laban kay Yahweh. Ang buong lupain na tatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo. At ang lahat na iyan, ibibigay ko sa iyo. Amen. Pwede na po tayo umupo. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. At hindi po yan yung devotion nyo for tonight. Mag-devotion pa rin kayo kasi isang buong chapter na nabasa ninyo. 18 verses. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino ba ang ano? Siyempre, Burmans na, no? Nami-miss niyo ba si Jose Marichan? Sino ba pumalit kay Jose Marichan? Gary V? Sino ba lumalaban ngayon? Wala, no? Jose Marichan pa rin. At ako hindi nakakapag-mall lately, pero alam ko naman, pagdating ng Burmans, lahat po ng tao ay nagiging mas busy sa pag ikay isang Pilipino at nakatira sa Manila. Pati ako naging busy at ako po ay nanggaling sa Macau. Sino ba nakapunta sa inyo sa Macau? Oh, kita mo ito ng dalawang taga-English. Puro casino po doon. At pag may nakita kayo si Brother Peter ay nasa casino, kamukha ko lang po yun. De, joke lang. Ako po, ang sitwasyon sa Macau, kung gusto mo po pumunta sa Adidas, o kaya sa Nike, o kaya sa anumang Victoria's Secret, ano pa ba, Food Court, Nike, Adidas, Uniqlo. Bago kayo makapanik sa isang hotel, ay idadaan po kayo sa mga casino na mismo. Aakit ka sa escalator, bago ko umakyat, may mga mesa na dyan at tinatawag kayo ng taga Macau, mga Chinese Macau, baka ganun sila sa'yo. At hindi po ako nakapaglaro at hindi po, sa tingin ko po hindi tama maglaro. Bahala kayo kung ano sa tingin nyo. Pero ako po hindi naglaro. Ngunit ang sinasabi ko lang po ay pag paakit ka dun, pagpapunta ka pa lang sa mga gusto natin puntahan, mga shopping mall, kumain, bumili ng gongcha, ay kailangan dumaan ka mismo dun sa mismong mga casinos. At sabi ko nga, hindi ko na sabi sa English, pero I've never been
amidst such a bunch of losers. Ha? Bakit? Kasi karamihan ng tao sa casino literally ay losers. Hindi naman talaga silang ano, loser sila usually, no? Isa sa mga, bakit ko sinasabi yun? Isa sa mga casino, yung slot machine doon, hindi ako naglagay ng pera, hindi ako naglaro. Ha? Pero isang slot machine doon, ang tawag ay Quest for Riches. The Quest for Riches made by Namco. By the way, the Quest for Riches, kung gusto natin yumaman, hindi po yun in and of itself masamang bagay. Nagiging masama lang kapag ang ating walk with the Lord ay natitisod na at nagiging stumbling block na ang ating quest for riches na nagiging idolo mismo. Sinasabi ko to at binabanggit ko po to dahil si Abraham at saka si Lot ay etong storya ay kahambing ng mga storya. Parang quest for riches yan. Ang pangangailangan natin ngayon ay makita natin ang ating sarili sa kanila. Kung tayo nga ba ay pumapantay sa pamamaraan ni Lot, ni Lot, Lot ba Lot? Ni Lot at saka ni Abraham. At maganda siguro mapag-aralan po natin kung ano talaga ang dapat maunawaan, ma-realize natin dito sa storyang ito. In the quest for riches, ang kung meron tayong 3 points, siguro ang first point is Abraham realizes, second point is Lot compromises, and the third is God blesses. Pakitagalog na lang, Brother Ronnie. Verses 1 to 4, sabi dito, si Abraham ay naglakbay pahilaga patungong Negev. Diba? Ang iiwanan ko, iniwanan po tayo ni Pastor George last week kung saan natapos ang chapter 12. Ano nangyari sa chapter 12? Na si Paraon ay pinaalis si Abraham. Bakit? Kasi nagsinungaling si Abraham patungkol sa kanyang asawa. Ano sabi niya? Ito'y aking kapatid. O di anong ginawa ni Paraon? Kinuha niya, nilagay sa kanyang harem at yun, nagkaroon sila ng plague, di ba? At ito yung pinagagawa ni Abraham ay nagmula sa isang kawalan ng tiwala sa mga pangako ng Diyos. Kawalan ng tiwala sa mga sa salita ng Diyos. Hindi po nagsisimula yun sa isang ano eh. Nagsisimula po ang kawalan ng tiwala sa isang pagdududa. Tapos pag ikaw ay nagduda, minsan masasabihin mo, magdududa ako, anong gagawin ko? Ah, gagawa na ako ng sarili kong plano. Pagkatapos ng sarili mong plano, iisipin mo, ano kaya gagawin ko? Ah, magsisinungaling ako. Sasabihin ko kay Paraon. Di ba? Palala ng palala ang mga nangyayari. Marahil itong si Abraham, alam naman po natin, he is the father of many nations, kung saan tayo lahat ay angkan ni Abraham. We are the children of Abraham. Theology aside. No? Ang sabi sa Galatia chapter 3, we are the children of Abraham. Tayo po ay ang mga kanyang siblings. Ngunit itong si Abraham, alam po natin, quote-unquote, siya isang Kristiyano. Kung saan, nagsimula siya sa, nagkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili, ang kanyang kasalanan ay kumalat, nagsinungaling siya patungkol sa kanyang asawa. At hindi po itong si Abraham ay hindi siya tumitiwalag sa pananampalataya. Ah. Tunay ang kanyang pananalig. Ngunit siya'y isang lalaking bumigay na lang, kinain na lang ang kanyang pag-aalinlangan. Nagsimula sa pagdududa sa kanyang pag-aalinlangan, napunta sa tiwala sa sarili, napunta sa Egypto. Kung saan ang kanyang pananampalataya ay kasalukuyang nagtatago. His faith was in retreat. Si Abraham, gaya natin, ay nagkakamali. Gaya natin, dumadaan sa ibang landas na sa kagustuhan ng Diyos.
lumilihis din paminsan-minsan. Gaya natin, iniisantabi ang salita ng Diyos. Gaya natin, nagiging human instinct ang ating mga pagdedesisyon, hindi patungkol sa will of God. Gaya natin, natitisod. Ang pag-iisipin nga natin, si Abraham, as far as yung sa mga lahat ng pangyayari, nagkaroon ng isang paggutom o kaya ng famine galing sa Canaan, ay sa tingin mo, parang tama naman yung kanyang ginagawa eh. Anong ginawa ni Abraham? Sabi niya, lika, punta tayo sa Egypt. Kasi wala tayong makain dito. Tama? Yun yung nangyari sa last week sa chapter 12. Punta tayo sa Egypt, wala tayong makain eh. Eh sa totoo lang, kung sa tunay na pag-iisip ng isang tao, tama eh. Wala akong makain eh. Anong gagawin ko? Eh di pupunta ako doon. Ngunit ang maaari natin sabihin, ano ba ang gagawin ko? Tama ba ang ginawa ni Abraham? Nagiging street smart lang ba siya pag sinasabi niyang aalis ako dito sa Kanaan? Hindi naman ako tutulungan ng mga taga-Kanaan. Eh, kaaway ko nga sila ngayon. Pati nga yung perang ginagamit ko for Abraham, coming into the land of promise, eh, hindi nga, sabi nga ng commentator, yung kanyang dalang pera, yung currency niya, hindi nga magamit. At ang mga Canaanites, at this point, siya ay isang alien. Sa lugar na ipinangako ng Diyos, hindi pa nangyayari nga at this point. Ang problema dito ay pinangako ng Diyos eh. God promised Abraham, this will be your land, diyan ka lang. Ang ginawa ni Abraham ay ang kanyang pagkilos at pagpunta sa Ehipto ay isang kabiguan sa paniniwala sa Diyos. Dahil malinaw na paghayag ang pagpapahayag ng Diyos na dapat andun lang siya sa Canaan. Sabi nga sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. In other words, to make it simpler, in English, without faith, it is impossible to please Him. Without faith, it is impossible to please Him. Dumating ang kahirapan, dumating ang paggutom, pero ang sabi ng Diyos, diyan ka lang. Anong ginawa ni Abraham? Oops, teka muna, parang mas maraming pagkain dun eh. Kaso, pinangako ng Diyos, sabi ng Diyos, dito ka lang eh. Yun yung problema. At ipinapakita din dito ng ating text sa Genesis 12 and 13 na ang paglalakbay sa Ehipto ay parang inaabandona na ni Abraham ang pangako ng Diyos. Maalala po natin, kung baka may magtanong po sa inyo, ang mangyayari ay sabihin ni, bakit si Jacob, yung apo? Si Jacob kasi yung apo ni Abraham ay nung nagka-famine, nagkaroon na ng paggutom ulit, ay pumunta sa Ehipto kasama si Jose, si Joseph, di ba? At doon dumami nga sila. Oo nga, nangyari yun sa Genesis chapter 46. Pero yun ay sinabi din ng Diyos kay Jacob. Ang sabi kay Jacob sa chapter 46 verse 3, bilang sa isang panaginip, ay sabi niya, umalis ka dyan sa Israel, doon ka magpunta sa Ehipto at ibibless ko kayo doon. At nga, binless nga yung kanyang anak na si Joseph. Iba po ito. Yun po ay plano ng Diyos. Ito pong side trip ni Abraham ay lumilihis siya sa landas ng kagustuhan ng Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos dito sa chapter 12? Anong ginawa niya? Gumamit siya ng isang hindi mananampalataya upang i-rebuke si Abraham. Ginamit niya si Paraon. Isipin niyo po yun. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinili upang maging father of many nations, andun ka na sa promised land, pero nagkaroon ng konting hirap, aalis ka sa promised land, at
tinatrap ka ng Diyos, binabox ka ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Sabi sa chapter 12, verses 19 and 20, ang sabi mo'y kapatid mo siya. Kaya naman, kinuha ko siya para maging asawa. Ito'y asawa, si Sarah to. Heto na ang asawa mo. Tinulak. Hindi ko alam kung tinulak na. Pero parang sa telenovela, pwedeng itulak eh. Kunin mo siya at umalis na kayo. Iniutos ng Faraon sa kanya mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Ano po ang nangyari? Parang sinasabi ni Faraon, ba't mo ginawa sa amin yun? Ang ayos namin kausap eh. Tinanggap ka namin dito sa Ehipto eh. Ako nga si Faraon eh. Tinanggap kita eh. Yumaman ka naman dito eh. Tapos gagawin, eto mapapala namin, magsisinungaling ka. Ang ginawa ng Diyos, ginamit si Paraon, pinatay niya yung mga ibang options ni Abraham at pinabalik siya sa pangakong bayan, sa Canaan. He shuts the door in Egypt and by God's grace, hindi niya hinayaan si Paraon magalit. Pwede naman siyang patayin eh, di ba? Pero sabi niya, bumalik ka na lang. At ano nangyari? Natanto ni Abraham. Naunawaan ni Abraham. Naintindihan po ni Abraham ang kanyang pagkakamali at ang kanyang mga kasalanan. At ito po ay gawa ng Diyos. Ang makikita na lang natin dito sa chapter 13, pabalik na si Abraham papuntang Kanaan, kung saan ipinangako ang lugar na yon. Ipakita mo nga yung ating... Yan. Pag tinitignan po natin, andito siya galing sa pinakakaliwa, andyan sa east, di ba? Yung Babylon, tignan mo, malapit. Nakita mo si Abraham dyan? Yan ang kanyang Facebook profile. Ha? Kinuha ko lang yan, at tapos hindi nga ako nagpaalam sa kanya. Pero yan, pag makikita nyo, ito yung mga countries po, ito, ganyang kalayo ang kanyang nilakbay. Ang Babylon, tsaka yung Ur dating, ngayon, Iraq-Iran part niyan. Ang Haran, parang nasa Turkey yan. Andiyan sa Kanaan, nakikita mo, Israel yan. Tapos yung Egypt, di ba? So galing sa chapter 11 ng Tower of Babel, nandyan po sila galing. Pagdating sa chapter 12, nandyan sa Haran. Pagdating sa chapter 12 ulit, pumumunta silang Canaan. Nagka-problema ngayon, di ba? Nagutom sila, pumunta silang Ehipto. At ngayon, sa chapter 13, bumalik na sila sa Canaan. By the way, ito si Abraham, yung friend request ko ay dinecline. Joke lang. May mga forks in the road. Mga kapatid, may mga pangyayari sa ating buhay kung saan pwede po tayong lumapit sa Lord o lumayo sa Lord. Gaya nitong ehemplo na kukuha natin kay Abraham. Kung lang, nanatili sana si Abraham sa Kanaan habang may paggutom or may famine, sana lumago ang kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi sigurado mag-provide ang ating Panginoon para sa kanya. Siya yung pinili eh. Tama? Naalala po natin sa bread from heaven, yung manna from heaven, 40 years nagpro-provide si Lord. Ano ba naman itong paggutom? Ngunit, anong ginawa ni Abraham? Lumakbay siya papunta Ehipto at doon, hindi niya nakita yung galaw ng Panginoon. Kung hindi, ang galaw ng Panginoon ay sabi niya, tama na, bumalik ka na dito. Sayang, sana ito sana yung pamamaraan ng paglalim sa tiwala at pananampalataya sa Diyos. Yung pag-trust sana niya, lumalim sana. Ngunit ang nangyari ay kung dahil dumesisyon si Abraham sa kanyang sarili, ay lumayo siya sa Diyos. Obviously, ito'y nagkasala siya. Obviously, ito'y maraming kompromiso. At lumayo siya sa kanyang altar, kung saan ang place of worship. Nagkasala. Nabigyan ng kahihiyan. Tapos, iniisip ko lang yung kanyang pag-alala at ang kanyang pagkabalisa habang nandun siya sa Ehipto. Bakit? Nai-imagine niyo ba, mga lalaki,
pumunta kayo Egypt, kinuha siya, kinuha yung, may isang corrupt politician. Isipin mo lang, kinuha yung isang asawa mo. Yung asawa mo, iisa lang pala asawa natin. Kinuha yung asawa mo at nilagay lang dyan. Manatili ka lang dyan pag may, pag gusto ko maging intimate sa'yo, antay ka lang. Ngunit dahil sa protection ng Diyos, hindi niya pinayagang mangyari kay Sarah yun. Pero iniisip ko lang, kung ako yung lalaki, ako si Abraham, wow, andito ako sa Egypto, andun yung asawa ko anytime. Paglabas nila, sigurado, hindi lang nakuwento dito sa Genesis, awa yung mag-asawa. Tama? Sigurado. Ba't mo ako pinayagan? Diba? Ba't ba tayo pumunta dito? Tayo kaya? Ano kaya ang itsura nito sa ating buhay? Pag nagkaroon tayo ng fork in the road, pag nagkaroon po tayo ng paghihirap, ano pa ang ating, paano po tayo mureponde? Paano po tayo tumugon pag nandyan na yung kahirapan sa harapan natin? Nagre-reklamo ba tayo o nagtitiwala tayo? Nagke-question ba tayo, why has God let this happen to me? Hindi mo ba ako pinag-iingatan? Wala ka bang pag-iingat sa akin, Lord? Tinalikuran mo na ba ako, Lord? Nagsaserve ako sa iyo, ah. O, sinasabi natin sa sarili natin, ito yung pinakamagandang pagkakataon magbigay ng puri at kaluwalhatian sa Diyos through this hardship and circumstance. Ngayon, alam ko, mahirap po yun. Maraming beses na tayong dumaan sa ganyan at ayaw po natin at hindi po natin ipinapanalangin yan upang lumapit tayo sa Lord. Wala po dapat magpapanalangin. Lord, padalan mo nga ako ng kahirapan para lumapit ako sa inyo. Huwag niyo po i-pray yan. Ngunit pag dumating ang kahirapan, maghanda po tayo dahil baka gamitin ng Panginoon upang lumago ang ating pananampalataya. Upang lumapit po tayo sa Kanya. Sabi ni Donald Barnhouse, sabi niya, he arranges the steps of faith in an upward direction so that our muscles, our spiritual muscles, will grow strong and we can eventually the scale of heights of great blessing. Ngunit, God will not allow Abraham. Diba? Sabi nga, sayang yung opportunity ni Abraham. Sayang kung nandun lang siya sa Canaan eh. Ngunit, lumihi si Abraham. Anong ginawa ni Lord? Tigil mo na yan. Lumapit ka na dito. Kasi kapag dumire-diretso ka, baka hindi na kita kayang sagipin. In his own words. Bakit? Dahil si Abraham ay gagamitin ng Panginoon. Why will God not allow Abraham to go astray? Bakit? Number one, he is the chosen one to be the father of all nations. He is the one through Jesus Christ will come. And nothing on this earth can change that. This will surely happen. And it happened. Christ came for us. But secondly, because God loves His own. God loves His own. Sabi ko nga kanina, si Paraon ang ginamit para i-rebuke siya. Sinara ang kanyang mga pinto upang maunawaan ni Abraham ang katotohanan patungkol sa kanyang Diyos. Na hindi ka pwede makatakas sa Diyos natin. Amen po ba? Talagang kung ika'y sinagip, talagang kukunin ka at kukunin. Magkasala ka, hahatakin ka pabalik. Masakit man yan o hindi, nandiyan ka pa rin. At lalapit ka ulit. Lalo na kung gusto ka niyang gamitin. Kung gusto ka niyang gamitin, aantayin ka niyang maunawaan mo na kailangan mo siya. Number one. At maunawaan mo, number two, ang iyong mga kasalanan. God will not allow Abraham to go astray beyond a point where God cannot save him. Sabi nga sa 2 Corinto, ito, paborito kong verse. Pangalawang Corinto, chapter 1, verse 8 to 10. Mga kapatid, ito yung nung nagkakahirap-hirap si Pablo sa kanyang missionary, second missionary journey yata. Nais namin malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari
iyon para saan daw? Upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. God will allow us to go through difficulties so that we can let go of what we think na kaya natin gawin. Ito ang nangyari kay Pablo. Akala nila, kaya nila. Ngunit nung bumigay ni sila, Lord, hindi ko na kaya. Bahala ka na. Lord, may paggutom. Lord, may famine. Hindi ko na kaya. Ang sabi dito sa verse 9, nangyari ito upang huwag kaming manalig sa aming sarili. Not confidence in your own self, kung hindi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Minsan dinadala to po tayo ng Diyos sa ganyan eh. Na sasabihin mo, Lord, hindi ko na kaya. Lord, hindi ko na kaya. Tsaka gumagalaw yung Lord. Kailangan maunawaan mo muna, tulad ni Abraham, tulad ni Pablo, na kapag minsan sinasabi natin hindi natin kaya, tsaka dumadating ang ating biyaya sa atin. Dahil gusto ni Lord maunawaan natin na kailangan natin siya, na hindi tayo mabubuhay sa Kanya, na hindi po tayo self-reliant, kung hindi reliant tayo sa Panginoon Diyos. Nalala mo, last time ako nag-preach dito, may isa akong prinsipyo nilabas, na kung ang mga magulang tulad namin, na habang tumatanda ang aming mga anak, sinusubukan po namin maging self-sufficient sila as they mature. Nagmamature ang bata? O sige, ikaw na magbayad ng ice cream mo. O sige, magmaneho ka na. O sige, student permit. Hanggang maging totally independent. Ang Panginoon at ang Christian life baligtad. Lalo tayo lumalalim, lalo tayong dapat maging dependent sa Kanya. The more dependent we are on God, the more mature we are. Kasi kapag hindi po tayo bumibitaw at hindi natin sinasabi, Lord, bahala ka, meron pa tayong, ito yung diskarte ko. Pupunta muna ako dito kasi medyo mahirap dito. Diskarte muna ako dito. Hindi eh. The longer we stay in the Christian life, the more we yield ourselves, the more we say, Lord, you are in control. I am not in control. At alam mo, pagbalik ni Abraham, sa verse 4, sabi nga dito, bumalik siya no, dun sa lugar ng kung saan may ginawa siyang altar. Marahil sobrang yaman. Sobra-sobrang yaman ni Abraham. Ngunit yung kanyang lakas at ang kanyang focus ay nandun sa isang single goal. Makuha niya yung sinasabing dati naming relasyon sa Diyos. Kung sabi, ika nga ni Gary Valenciano, gaya ng dati. Maibalik lang ang kanyang relasyon sa Diyos kung saan alam niya yung sentro ng kanyang the will of God is the most safe place in the world. At naunawaan niya ang kanyang pagkakamali at this time marahil nagpapasalamat siya na hindi siya pinatay ni Paraon na kayang-kayang gawin ni Paraon. At marahil nagtapat siya at nangako po siya sa Diyos kung saan tumugon ulit siya sa pangalan ng Panginoon. Alam mo, nare-remind ako sa, di ba, lumuwas siya eh. Akala niya mas maayos yung buhay dun eh. Nare-remind ako ng isang great theologian na komedyante din. Ang pangalan niya ay si Jim Carrey. Last week, Tupac Shakur. Nasabi ni Jim Carrey, I think everyone should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so that they can see that it is not the answer. Sana narinig ni Lot ito. Sana narinig ni Abraham ito. Quest for riches. So Abraham resumes his task on earth. Abraham realizes ang kanyang mga mali, panandalian na wala sa kagustuhan at sa landas ng Diyos, but from a human standpoint, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, alam niya ang ginagawa. Everything is in total control. At ang ginawa ni Abraham, bumalik siya dun to the place where he is supposed to be upang iparangal niya ang pangalan ng Diyos Ama. At siya ay naging recipient ng blessing ni God.
Satan's job is to deceive us. But God's job is to show us that we have to be totally dependent on Him. Ito na yung second part ng story. Si Lot na nag-compromise. Una si Abraham, he realized. Second part, si Lot compromised. Nakita natin si Abraham, nag-realize. Hindi po ganito si Lot. Bakit? Kasi ang kanyang desisyon, makikita po natin, alam ko marahil marami sa inyo alam na itong storyang ito, ay makikita natin ay simula lamang ng kanyang malungkot na pagtanggi sa Diyos. At pwede po natin sabihin dalawang paramaraan eh. Pwede mo sabihin si Lot nagkamali, made the wrong decision, and from that wrong decision, made another wrong decision, at sumama. Pwede natin sabihin. Ngunit pwede rin natin sabihin that itong si Lot, itong unang desisyon niya na pumunta sa patungong Sodom ay isang sintomas ng kung ano yung nasa puso. At naniniwala po ako, ito yung prinsipyo na ang kamalian ni Lot ay nanggaling sa isang kulang sa prinsipyo. The lack of principle and the lack of yung conviction ba na hindi niya sinasabing ano, hindi naman niya sinasabing ito kasamaan to. Gusto ko pumunta sa kasamaan. Hindi po ganoon. Ang nangyari po dito ay dahan-dahan lumayo nang lumayo dahil sa mga kamalian ng kanyang ginagawa. Naniniwala siya sa Diyos ng kanyang tiyuhin, the God of his uncle Abraham. Naniwala siya. At sumama po siya dun sa Ur, palabas kay Abraham, kasama si Sarai at ang kanyang mga ari-arian. Nung tinawag si Abraham, sumama po siya. Ibig sabihin, naniniwala po siya dun sa Diyos ni Abraham. Gaya din po natin. Pero kasalukuyan, ayaw niyang iwanan yung kanyang buhay na masarap. His best life now. Alam ko, overused yung term na yun. Ngunit, totoo po yun. Ano po ang nangyayari kay Lot? Tignan po natin sa Genesis chapter 13. Ito yung mga steps, ano? Kaya makikita natin, palala ng palala eh. Yung unang step ni Lot ay tumingin siya, pumanaw siya papuntang Sodom. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halaman ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Okay? Ano ibig sabihin nun? Pag binasa po natin, hindi po natin nakikita. Ngunit, pag pinag-aralan po natin, itong sa kanyang pagtingin ay hindi lang isang pagtingin. Isang pagtingin ng may longing, may pananabik. Na parang sinasabi niya, wow, sarap dun sa Sodom ah. Okay dun. Pero Christian ako eh, kaya hindi muna ako tumingin pa lang siya. Di ba? Tumingin pa lang siya. Ibig sabihin po nito, ay mayaman ni si Abraham at saka si Lot. Sabi niya, Abraham, mamili ka, saan mo gusto? Sobrang yaman natin dalawa eh. Eh, hindi pa siya kontento. Sabi niya, sobrang yaman na ako, pero okay dun, no? Mas okay dun. Yun yung una. Ang tingin niya ay may tingin na may pananabik. Pangalawa, pag binasa natin sa verses 12 and 13, sabi dito na natili si Abraham sa Canaan, sa Kanaan, kung saan yun yung pinangako ng Diyos na lugar, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod na kapatagan na ano daw, malapit sa Sodom, sa Sodoma. Ano ibig sabihin po nito? At tapos chapter 13, verse 13, ito'y inilalarawan kung anong klaseng tao. Napakasama ng mga tao sa mga lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Gusto mo ba tumira doon? Ako ayoko. Unless sasabihin ko, ako ay mag-evangelize doon. Ngunit hindi ganun sila. Pag tinignan natin sa Genesis chapter 14, ito pasama na pasama. Sabi dito sa verse 12, binihag din nila ang pamangkin ni Abraham na si Lot na nakatira sa Sodoma. Hindi lang malapit, nakatira na siya doon. Pagdating sa Genesis chapter 19 verse 1, tandaan natin na sinabi dito, yung mga tao, napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namuhay sila ng laban kay Yahweh. Ngunit pagdating sa Genesis chapter 19,
Sabi dito sa verse 1, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, siya ay isang leader, siya ay isang elder, siya ay isang chieftain, siya ay isang influencer, siya ay isang political leader, siya ay isang business leader, at siya, gaya nila, ay pare-parehas na silang buhay. Siya pa nangunguna. Sabihin mong gusto niyang mag-convert ng mga tao, maging ilaw at asin, hindi pwede. Kasi kahit isang tao, walang na-convert. Nung dumating ang paghuhukom sa Sodoma, sa chapter 19, naalala po natin, si Lot lang ang umalis, ang nakatakas kasama ang kanyang dalawang anak. At siyempre, nawala ang lahat ng kanyang possessions. Ang kanyang ari-arian na talagang pinagdesisyonan pa niya. Nawala po lahat yun. Isang testament kung paano kayang-kaya kunin ng Diyos lahat ng anong meron sa atin ngayon. And just save us alone. Sabi nga sa 2 Peter chapter 2, mamaya pag-aaral natin, 7 and 8, righteous daw si Lot. Ang hirap, ano? Pero, Lord, gusto ko ano eh, gusto ko sanang mag-evangelize sa kanila eh. Gusto ko evangelize yung city, gusto ko maging influence, gusto ko maging ilaw at asin dyan sa mga yan. Gusto ko maging ilaw sa kadiliman na yan. Okay, eh wala nga eh, kahit isang tao eh. Ilaw at asin, yun, naging asin, yung kanyang asawa. Naalala niyo po yun? Ang asawa ni Lot, yung babaeng asawa niya, ay naging puntod ng asin sa Genesis chapter 19:26 nung siya ay tumingin sa Sodoma at hindi makabitaw at may pananabik na tingin ang asawa ni Lot. Ginawa siyang asin ng Diyos bilang isang paghuhukom. Mga kapatid, alam na po natin ang storya, di ba? Hindi naman natin, yung mga nakikita natin sa mundo ay sumusunod kung sa anong mga prinsipyo na babasa natin sa Genesis 13. Ano ibig sabihin? May nakikita tayong mga pamilya lumalabas, lumalayo sa Grace Fellowship Church, lumilihis pa upang idala sa mas mabuting economic pasture ang pamilya. Ano nangyayari? Nakikita natin. Lumalayo ang mga anak. Hindi Kristiyano mga anak. Nagiging isa din sila doon, kung saan man yan, kung sa West man yan, o sa whatever place. Ganun eh, di ba? Lumalayo tayo sa kung anong kagustuhan ng Diyos eh. Ngunit si Abraham, naunawaan niya. Bumalik siya. Si Lot, kung saan umalis sa will of God, at gusto nung magkaroon ng konting katuwiran, isang paa sa mundo, isang paa sa God of Abraham, ay hindi niya kinaya. Nung nanatili siya sa Sodom, downhill, spiral para sa kanya. Alam mo, sinasabi nga dito sa kwentong ito, hindi ko na lang masyadong babasahin yung mga verses. Pero yung dalawa, di ba? Abraham at saka Lot, sobrang yaman daw nilang dalawa. Ano nangyari? Hindi daw sila pwedeng magsama. Ano ibig sabihin hindi mo pwede magsama? Pwede naman eh. Di ba? Let's say, kami dalawa ni Brother Ronnie, sobrang yaman namin dalawa. Kunwari ilang, okay? Na hindi totoo po yun. Eh, pwede naman kami mag-usap eh. O sige, Brother Ronnie, ano tayo ah? Color coding tayo. Eh, ikaw sa Monday, ako sa Tuesday, yung mga tupa ko sa Tuesday, sa'yo Wednesday. Pwede naman eh. O kaya kung talagang kami dalawa yung magkaibigan, sige, bro, ikaw na dyan, ako magtatayo ng ibang negosyo. Since tsuhin ako. Since ikaw pamangkin ko. O di mag-usap tayo, pwede naman talaga. Ang problema, ang prinsipyo ni Abraham ay naiba sa prinsipyo ni Lot. Naramdaman ni Abraham na yung isang malaking pagbabago ang naganap sa puso ni Lot. At ang as far as yung agenda ni Lot is concerned, ang kanyang economic sitwasyon, yung mapagana niya ang gumanda ang kanyang buhay ay mas importante doon sa magbigay ng kaluwalhatian
sa Diyos. At ito'y nakita po natin dito sa kwentong ito. Mamaya, i-offer niya ang kanyang dalawang anak sa mga estranghero. Di ba? Mamaya, nung lasing siya, nakipagsiping siya sa mga kanyang mga anak, at siya'y naging ama ng mga Moabites at saka mga Ammonites. Ganun na, dalawa. Parang may fork in the road talaga, ang layo. Sabi sa Deuteronomy chapter 23 verses 3 and 4, ito po yung mga angkan ni Lot. Okay? Si Lot ang tatay ng Ammonita at Moabita. At sinabi ng Diyos, ito yung proklama ng Diyos, bawal sila. Hindi maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Hanggang sa, kailan? Ikasampung salin ng kanilang lahi. Sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo ay naglakbay sa mula sa Ehipto. Naging kaaway pa nila. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam, na anak ni Beor, na taga-Petor, sa Mesopotamia, para sumpain kayo. Kaaway na. Pagkakamali, may prinsipyong mali. Gusto sanang okay sana kay sama ako sa tiyuhin ko. Kay Abraham, okay ang Diyos niyan. Sige, sama-sama lang. Ngunit yung prinsipyo, iba na pala dun kay Abraham. Choices. What are our choices? Ang ating mga pinipiling daan ay doon nakikita ang ating relasyon sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin yung mga choices natin na mga parang gusto mo blue or green, kape o tsaa, hindi yun ibig sabihin ko. Ngunit yung mga malalaking choices, nakikita po natin ang mga prinsipyong nagpapatakbo ng ating isipan. Mga kapatid, simple lang po yan. Simpleng-simple lang po. Isa sa dalawa ang magdodomina sa kung anong impluwensya sa atin. Affection for God and His Word or affection for the world and its ways. Affection for God and His Holy Word or affection for the world and its ways. Sa Tagalog, pakikipag-ugnay sa Diyos at sa Kanyang salita o sa pagmamahal ng mundo at sa mga pamamaraan na ito. At yun ang magdidikta ng mga desisyon natin sa buhay. Ito din ay magbibigay ng perspektibo sa ating mga utak. Ito din ay maaasahan natin mga paraan kung saan tayo lulugar. A fork in the road, sa ika nga. Alam mo, most of the time, makikita natin yung mga paano ba tatagalugin to? Yung mga makadiyos na desisyon ay pareha sa mga desisyon pang mundo. When Jesus and the things of the Lord are in parallel, at i-Englishin ko na lang ha, para maintindihan ni Brother Ronnie, with the world, hindi mahirap eh, di ba? Oh, ito maganda. Maganda sigurong isama ko pamilya ko somewhere o magbakasyon kami. Oh, walang problema. Sige. Oh, maganda siguro na bumili kami ng maliit na bahay dito. Oh, walang problema. Ngunit, kapag may mga panahon, yung makadiyos na desisyon na yun ay iba sa desisyon ng mundo, doon tayo nagkakaproblema. When God and the world go in separate directions, ang mangingibabaw na impluensya ay ang nananalo. Sana na-express ko, na-articulate ko na maayos sa Tagalog. Because that's what will get its way. Tignan nyo lang ang storya ni Lot. Ganun talaga. Diba? Nung nagkaroon ng fork in the road, ano ba? Financial success o tabi lang ako kay Abraham? Kalawalhatian ng Diyos. Financial success, mas importante. Sabi nga ng lolo ko, si John MacArthur, time and truth go hand in hand. Makikita natin ang katotohanan sa isang Kristiyano kung tunay siya o hindi sa kanyang mga desisyon sa buhay. Time and truth go hand in hand. Alam mo, gusto ko ilang ikumpara sa isang aso at may dalawang tao.
Isipin mo, may isang aso at dalawang tao naglalakad. Hindi natin alam kung sino yung amo. Isa nagpapanggap, yung isa tunay. Habang naglalakad, may fork in the road. Ano ba fork in the road sa Tagalog? May fork in the road. Isa pa kaliwa, isa pa kanan. Yung hindi tunay na amo ay kukuha ng isang treat at itataas here, papuntang kaliwa. Yung tunay na amo ay yuyuko at tatawagin, come here. At doon po lang natin malalaman kung saan talaga pupunta yung aso. Kung sa kanyang master talaga o kung doon sa kanyang economic or doon sa nasasarapan at isang treat. And yung isang matapat na aso ay lagi-lagi sasama doon sa kanyang amo, sa kanyang master. Because he loves his master. Alam ko marami sa inyo mahilig sa aso. Diba? Sino may aso dito? Sino amoy aso? Joke. Sino may gusto ng aso? Nanganak yung aso ko, pito. Hindi. Oo. Alam ko marami kayo aso na minamahal ninyo yung mga aso ninyo. Ngunit sigurado ako yung aso ko mas maayos kaysa sa aso nyo. Mas magaling yung aso ko. Bakit? Dahil si isang magandang pagkakatulad ng aso ko ng Christian life. Ah, nadadala ko dun, no? Yung pag-aalaga ng aso. Dahil as soon as I come home at naaamoy na niya ako at naririnig na niya ako at nararamdaman niya na malapit na ako, naririnig niya yung gate, yung pinto, ay lumalapit na kagad siya. At pag alis ko at paglabas ko sa kanya, anong gagawin niya? Pupunta siya dito sa aking binti at maglilin na lang siya. Lean at mag-aantay ng konting tapik-tapik hanggat magpapakita siya na nakadepende siya sa akin. Na ako nagpapakain sa kanya, na ako yung kanyang master. Kung sana, ganun din lang sana ako. Ako ah, sa aking Christian life. Na sana ako yung aso ko at yung Diyos yung aking master. Na lagi yung gugustuhin ko lagi lumapit sa aking Panginoon. Na magdedeklara ako na never ako self-sufficient. Na laging kailangan ko tong master ko. Na isang nalulumbay kung wala ang aking master. Na kung saan hahanapin ko ang aking fellowship with my master based on church fellowship o kaya fellowship sa pagbabasa at meditation and prayer. Eh hindi, minsan hindi po tayo ganun eh. Marahil marami po sa atin kagaya ni Lot, na dapat sinusubukan natin ang ating sarili. Kung saan marahil yung ating mga trabaho ay mas importante sa Diyos. Kung saan yung ang ating mga pagkakaibigan sa social life natin ay mas importante sa mga kaibigan natin sa iglesia. Kung saan baka iba sa atin willing na magkaroon ng mas magandang bahay kahit walang church doon. In exchange for a small house, but there is a place of worship where we can grow. Kung ikaw po ito, para kang si Lot, na lumalayo dahan-dahan mula sa Ai at Bethel at lumalapit ang mga yapak mo sa Sodom, matcheck sana natin ang ating sarili. Si Abraham, na-realize niya. Si Lot, nagko-compromise niya. Nagko-compromise siya. Last part, God blesses. Sabi dito sa verses 14 to 17, pag alis ni Lot, ano ibig sabihin yan? Iniisang tabi niya si Lot, pinipili talaga niya si Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo at buong lupain na tatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Si Lot, nung pumili siya, lumihis pala siya. Umalis siya sa Kanaan, sa pangakong lugar para kay Abraham. At pumunta siya towards the east. Now, usually every time you go towards the east, parang moving away from the will of God yan. Okay? Pwede niyo pag-aralan pag-uwi niyo sa bahay. Sa Genesis chapter 3, east of Eden, di ba? Nagkaroon ng harang.
Genesis chapter 4, si Cain, pumupunta siyang east. Genesis chapter 11, after Tower of Babel, papuntang east yung mga tao. Dito rin, si Lot, na lumalabas, lumilihis kay Lord, kumbaga simbolo lang po ito, na pumupunta siya sa east. Tignan natin kung paano i-communicate ni Lord ang kanyang pangako. Sabi niya dito, tignan mo, look all around you. Ang sabi nga dito, mga kapatid, sa yung commentators na binabasa ko, yung Mount Hazor, kung saan kinausap ng Diyos Ama si Abraham, ay isang lugar na parang plateau, 5 miles above sea level. At pag tumingin siya sa, andun siya sa highest spot, sa Central Israel lang, ha? Sorry, 3,000 feet pala, above sea level. Pag tumingin siya sa north, makikita niya Mount Hermon. Pag tumingin siya sa east, makikita niya Jordan. Pag tumingin siya sa south, makikita niya Dead Sea. At pag tingin niya sa Hebron, pag tingin niya sa west, Mediterranean Sea. At napakagandang lugar. At isipin lang natin, habang pinapangako ng Panginoon Diyos na naririnig ni Abraham, ay nakikita niya. At ganun po ang mag-express ang ating Panginoon upang ipahayag ang kanyang blessing upon Abraham. Tinignan ni Abraham at upang ipahayag ang kanyang pananampalataya, gumawa ng altar at nagsamba. Sa ating pagtatapos, ang mahalaga tignan natin po ang buhay nitong dalawang tao, si Abraham at saka si Lot, mula dito sa Genesis 13. Parang nakaka-instruct sa atin eh. Sabi sa Hebrews chapter 11, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari sa ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yun ang sinasabi. No? In English, faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things unseen. Si Abraham hindi niya nakita. Si Lot nakita niya. At tinignan niya ang Sodom. Si Abraham nakatingin doon, nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita sa kanyang eternity, sa kanyang Diyos. At yun, nangyari na lang. God blesses, God blessed Abraham dito sa at na-fulfill po ito agad-agad. Sabi sa Deuteronomy chapter 1 verse 10, pinarami kayo ni Yahweh ng ating Diyos at ngayon sindami na tayo ng bituin sa langit. The fulfillment already happened. But there will still be another fulfillment. Kung sabi sa Galatia chapter 3 verse 29, sabi dito, kung tayo ay anak, tayo ay kay Kristo, tayo ay mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay mga anak ni Abraham at kanyang pangako. Si Abraham, naniwala sa Diyos at ang kanyang salita, ngunit bagamat humina ang kanyang pananalig na nagpunta siya sa Ehipto, ang kanyang pangkalahatang direksyon at prinsipyo ay nakasentro sa Diyos. Sa makatuwid, niluwalhati niya ang Diyos at ginamit siya bilang instrumento para sa kanyang higit na kaluwalhatian. Alam mo ang tawag kay Abraham, di ba? Alam mo ang tawag sa ating Diyos pala, no? Wala nang hihigit dun. Isa karangalan na magamit ang pangalan mo. Ang tawag sa ating Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Marami sa atin tulad ni Abraham, kung saan nauunawaan na po natin na ating pagkakamali at nauunawaan po natin ang pinaka magandang lugar para sa atin is in the will of God. Ngunit marami rin tulad ni Lot sa atin. Isang mananampalataya.
Okay? Si Lot ay isang child of God. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pero Brother Peter, sinasabi mo yan, child of God siya, eh sinabi mo nga sa chapter 13, 14, tsaka sa 19, na parang ang sama-sama nitong taong to. Oo, masamang tao siya. Ngunit siya pa rin ay isang mananampalataya. Hindi ko po kinukontra, sinasabi ko kanina, ang ginagawa ko lang ay pinoproklam ako kung ano ang nakasulat sa Biblia. Sabi sa 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8, konti na lang ha. Nung iniligtas ng Diyos si Lot, anong sumunod? Ano sabi? Isang taong matuwid, na lubhang nabagabag ng mga kahalayan ginagawa ng masamang noong panahon niya. If God rescued righteous Lot. Marahil marami po sa ating tulad ni Lot eh. Kristiyano, naniniwala sa Diyos, ngunit meron tayong compromise. Ngunit pag nakikita din, sabi nga dito sa verse 8 ng 2 Peter chapter 2, naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaan na sasaksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon sa Sodoma. Eh, ba't di ka umalis? Sorry, ha? Marahil marami sa atin, ganun din. Nakikita natin ng kasalanan na nababagabag din po tayo. Ngunit kadalasan, ang mga Kristiyano, bumibigay din, bumibitaw din. At paano tayo responde sa kasalanan? Nakikiisa tayo sa mundo. Pero masama loob natin. Marahil maraming Kristiyano ay nauunawa na ang aking sinasabi. And na-experience po natin yan. Ngunit, at dito po tayo nagtatapos, tayo rin ay parang si Lot na matuwid. Paano? We are declared righteous. Sabi ni Martin Luther, simul justus et peccator. Matuwid at makatuwiran habang makasalanan. Hindi dahil may ginawa akong maayos at ako'y nadidistress nun sa mga nakikita ko sa Sodoma. Hindi po. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. Walang sino man ang makatuwiran bukod kay Kristo. At tulad natin si Lot, na minsan may kompromiso, minsan nagkakasala, sana hindi forever, sana tayo ay magising na maging parang si Abraham at ma-realize po natin ang ating kasalanan at bumalik tayo sa landas ng Diyos. Ngunit lahat ng taong na kay Kristo ay matuwid tulad ni Lot. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, 21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Isa lang ang pamaraan kung saan magiging posibleng matuwid at makatuwiran si Lot. Isa lang ang paraan para maging matuwid tayo sa Diyos. It is when God declares us righteous. Alam mo itong storya ni Lot? Ito ay isang testamento ng tapang ng ebanghelyo. Nang parang iskandalo 'to eh. 'Di ba? Si Lot talaga. Mamaya marahil pag uwi ko baka may magtanong sa akin, paano nangyari 'yon? Si Lot may katuwiran. Righteous. Eh, ano sabi ng Biblia? At iisa lang ang pamaraan. Dahil sa pagdanak ng dugo ng anak ng Diyos. Magtatapos po tayo sa isang exhortation galing sa Apostle Paul. Dahil tayo po ay gaya ni Lot at gaya din ni Abraham na obvious naman may pagkukulang, obvious na obvious naman hindi natin ginagawa lahat ng gusto ng Diyos. Ngunit, tulad ni Lot, ay naniniwala po tayo
sa Diyos ng kanyang tiyuhin na si Abraham, the God of Abraham, na alam natin is forever faithful. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Tayo po ay tinawag ng Diyos. Tayo po ay kinordinan ng Diyos tulad ni Abraham. At tayo po ay hinatak ng Diyos. Ngunit hindi lang po yun ay ating lisensya upang magkasala. Ito po ay isang pamaraan kung saan makakapagbigay po tayo ng luwalhati sa Diyos. Kung mamuhay po tayo gaya ng nararapat. Isang balanse ng buhay at doktrina. Na makikita po natin yung alien righteousness na ibinigay po sa atin ay upang tayo ay mamuhay ng maayos, that we might be able to walk in a manner worthy to what is given us. Ang Diyos, the God of Abraham and the children of the promise, may He bless us. Amen. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po sa inyong salita. Lord, isa mga ehemplo namin nakita sa Genesis chapter 13, naway sana maunawaan din namin, ma-realize din po namin ang aming mga sala at ma-realize po namin the best place to be is in the center of your will. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa mamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusan maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig at naway maunawaan natin ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin na pag-iisip at sa gayoy mapuspos tayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesyang Grace Fellowship Church at ni Kristo Jesus sa lahat ng sanlinlahi magpakailanman. Amen. God bless.